Ayan, nagbabalik na naman ang inyong Dear Boy with a new vlog. Panibagong vlog, paulit-ulit. Hello guys, welcome to Dear Boy Vlogs. Maimbag na malung tayo amin. As you can see sa title, ang vlog na to is Q&A. Nag-post kasi ako sa TikTok asking questions to my followers, any question na kaya kong sagutin. And namili ako ng 5. So let's get going. Ang unang tanong ay galing kay Frank Like Pandas. Yan, ilalagay ko na lang dyan. Ang question niya is, if anyone can follow my TikTok even though it's private? Yes po. They can follow your TikTok even if it's private. Private? kasi sa TikTok, pag nag-follow ka ng account, magpapakita siya sa may-ari ng TikTok. Iko-confirm mo siya if whether gusto mo siyang maging follower or not. So, ikaw naman yung dagtanong, since ikaw yung nagtanong, gusto mo sigurong i-follow ka. So, advice ko na lang, gawin mo na lang public yung TikTok mo kasi mas madali nilang makita. Pakaisipin pa nila pa fame, gano'n. Alam mo naman mga tao ngayon, di ba, masyado ng mga judgmental. Kapag naka-private yung account mo, sasabihin pa-fame ka. Kapag naka-public yung account mo, sasabihin ka din pa-fame. Ano ba talaga, di ba? Hindi din natin maintindihan, pero nasa may account na din yun. So ayun nga, sabi ko nga, kung gusto mo man ng mas madaming follower, I advise, i-public mo na lang yung account mo. Second question is galing kay Eber12. Ang tanong niya eh, sinong love mo? Sinong love ko? Si Kner. Bakit ko naman sasabihin to, di ba? Confidential. Bruh. Alam mo yun, confidentiality, di ba? Kung gusto mong malaman, bakit di mo ako pilitin? And number 3 question is galing kay Jeff Nalus. Jeff Nalus, na madaming F. Ang question niya is, who is your favorite singer? What? Who is your favorite singer and what is your favorite song? Favorite kong singer is si XXXTentacion. Siyon po yung tamang pronunciation yun. Hindi po XXXTentacion or XXXTentacion. Kasi na madaming nakaka-mispronounce. And ang favorite song ko is lahat sila, actually lahat. Kasi bakit ka naman mamimili ng isa, di ba, kung pwede namang favorite mo lahat. Bruh. Pero aminin ko, ang pinaka-favorite ko siguro is yung Jocelyn Flores. Wait lang, magsasampol ako. What? Since nakita nyo naman na kung gaano kaganda yung boses ko kumanta, what? Ipapakita ko na din yung sarili kong step. Impromptu to, ngayon ko lang gagawin na steps ng kanta. And kakanta ako sabay sasayaw with hand movements nga lang. So parang K-pop style siya, diba? Panoorin nyo lang ako, baka watch and learn. Eye contact dapat. I've been trapped in my mind and I can't move on. I've been feeling pain, I've been feeling pain just to hold on. Move on na tayo sa question number 2. Lipat na tayo sa question number 3. Question number 3 galing kay Renzo Medina. Ang question niya is, how will you make someone you love be happy? Basic question. Mapapasaya mo lang naman yung tao na genuinely happy kapag ipapakita mo or iparamdam mo sa kanya na special siya. Paano mo iparamdam na special siya? Ayan. Spend time with him or her. Ayan. Quality time. Kasi minsan mas masaya yung magkasama na lang kayo eh. Yung hindi na kayo lalabas. Magkasama lang kayo maghapon. Puyat, tapos hindi na kayo mag-breakfast. Kakain na lang kayo lunch na, ganun. Depende din naman siguro yun sa tao kasi ako mismo, mahilig ako pag paglalabas, I'd rather go to malls na
Yung parang papasya pa siya sa mga outlets ng mga damit instead of yung adventurous, kumbaga. And so, depende din siguro sa tao na pinapasay mo. Alamin mo muna kung ano yung gusto niya and yun na. Mapapasaya mo na siya. Kasi madaming mga relationships na nagfe-fail dahil kwan eh, hindi sila masatisfy sa partner nila, which is I don't think kung bakit, kasi hindi naman ako ganun, pero suggestion lang, try new things, di ba? Number 4 question galing kay Kim Lorena. Question niya is, sino po crush niyo? Billie Eilish, di ba? Sino ba naman ang hindi magkaka-crush kay Billie Eilish, di ba? Halos lahat ata ng kanta niya, alam ko eh. Ayan, magsasample na naman ba ako to, kay Billie Eilish? Ano ba yan? Medyo pagod na tong boses ko, kaya pagbihisan niyo na lang kung ano man yung natirang boses ko, di ba? Wait lang, ayan. Last question na tayo, galing kay Jeff Nalus. Ito yung comment niya. Hi, what can you advise to a certain people who have depression or anxiety, like me? Please notice me. Ito lang. Advice daw sa mga may depression or anxiety. Hindi ako expert or psychologist, psychiatrist, pero since seryoso tong question na to, nag-research ako para hindi lang haka-haka yung mga isasabihin ko. Unang-una sa lahat, yung mga depressed na tao, kailangan nila ng proper rest or tulog. Kasi yung mga depressed daw lang ako, kasi hindi ko alam. Lagi silang nakakaramdam ng kaba. If hindi ka naman makatulog, kasi laging napapagabag yung utak mo, it's okay na mahiga lang and mag-relax. Kasi kapag nakahiga ka naman, mare-relax ka. Next is, pwede niyong ilibang yung sarili niyo sa gawaing bahay. Kasi kapag may ginagawa tayo, di ba, usually pag may ginagawa tayo, nawawala yung iniisip natin. So, it's a good therapy naman na siguro yun, yung ilibang natin yung sarili natin. Exercise would also be a great thing to do when you are depressed. Kasi, especially yung jogging. Madaming na-addict sa jogging kasi may tinatawag tayong runner's high. Kumbaga, may, pag nagja-jogging ka, may lumalabas sa katawan natin na endorphins. Or yung happy hormones na lumalabas sa katawan natin kapag tumatakbo tayo. Kaya yun, panonood naman ng TV, piliin nyo yung mga happy movies. Yung mga happy comedy or anything happy. Kasi dito sa movies, kung ano yung pinapasok nyo sa utak nyo, yun yung nararamdaman ng katawan. So, iwasan natin manood ng horror or yung mga iyak-iyak. Kasi usually, kapag depressed ka, naghahanap ka ng movies na iyak-iyak, yung mga drama, sampa-sampalan. Pero iwasan natin yun kasi lalo lang matitrigger yung parang panic attack. Isa din sa mga advice is mag-alaga ng hayop, especially dog or pusa. Kasi ito yung mga animals na nagbibigay ng love eh. Nagbibigay, may parang bonding between the owner and the pet. Parang kapag may alaga kang pusa or aso, parang you feel love. Aww. Lastly, ito na yung pinaka-practical na advice. Of course, when you are feeling depressed or you have anxiety na, kung alam mo nang talagang meron kang depression or anxiety, of course, check up. Punta ka lang sa psychometrician, psychiatrist, psychologist, magpa-check up ka, okay? Okay, so that's the end of my video. Don't subscribe. That's the end of my video. Sana nag-enjoy kayo. Especially sa depression kasi serious material, especially sa ating mga teenagers.
I'll be doing shoutouts, mag-comment lang kayo. And hihingi sana ako sa inyo ng mga ideas kung ano yung next video na gagawin ko. Don't forget to subscribe. Bye-bye.